Dito na ako sa mall. So, tayo ay magbabanayos. These are the selections. Gel hands, ma'am. Ito. Ang galing kasi yung ano nila, yung gel, walang bayad, yung removal, kahit hindi ko dito kinuha or pinagawa. Oh my gosh. Ang daming selection. Girl. Can't even choose. Sobra. Nakakainis. Nandito ako sa Zara. Binalikan ko yung shoes na gusto ko. Wala na siya sa display. 3 days ago lang yun. But wala agad. Not for me. Not meant to be. Yung talagang sinasabing, if it's for you, it's for you. But it's not here. Oh no. I'm so sad. Wala na siya dito. So, wala na siya. Not meant to be. So, now, thinking to get something for me and Carly. Kasi gagawa ulit kami ng book review niya. And, wala lang. I need something to eat for us. So, hanap tayo. Pangit ang settings ng camera ko. Mali yung ISO ko. I'm gonna change this. Okay, so today I'm with Carly. So we're gonna unbox her costume for the Halloween. So ano meron ka? Si Mirabelle sa Encanto. Si Mirabelle. Actually, honestly, hindi ko pa napanood, so we'll watch again together. Sino kasama mo nanood nun? Si Etikam. Si Etikam Bal. Bag. And so this is the bag. I got this from Shein. So Shein, good job ka dyan. Ang ganda, in fairness, for the quality. And complete set talaga si Carly. Saka-arte na ng nanay. This one first. And this is the, yung parang kimono niya. So, si ano kasi, si Shinobu kasi, nag-aano siya. Siya yung butterfly doon. Tapos nag-heal din siya. Yung kanyang superpower. So, ayan. Papakita ko sa inyo pag nasuot ito ni Carly. Siyempre, complete set. Kailangan, meron siyang... ayan yung butterfly. Asan yung clip na to? So, diba? Kompleto po siya. To your girl, na-na-na, you are she-ta. Paano ba? Kumakanta siya. O, diba? Alam na niya agad yung kanta. Dalawang episode pa lang yun ang panood namin. So, yun lang naman. Ito yung mga nabili ko. This is from Shopee, by the way. Yung si Madrigal Kineme is from Shein. Oh, ito pa! Wala na ko kumpleto sa batang to. Oh my gosh. Let's open. Anime dog! Guess, ano to? Spada. Ilang. Wow! Hindi ko yun expect na ganito kahaba. Pero wood lang to ha. Eh, hindi ko alam. Ayan. Asan yung iba? Thank you.
in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. Actually, hindi ko alam yung ginagawa ko. Pero feeling ko naman, I'm feeling good naman na nag-workout ako. Pag hindi ako nag-workout, ang init ng ulo ko, pero tinatamad ako mag-workout. So, kailangan ko siyang labanan. Kailangan talaga ng discipline na labanan ko siya. After ko mag-workout, saka ako na-feel, totoo talaga yung happy hormones. Totoo talaga siya. After ko mag-workout, saka ako na-feel energetic. Pero, yung thought pa lang na mag-workout ako, na napapagod ako. Parang ayoko, nakakapagod. So, ang kailangan kong gawin is i-push yung sarili ko para makapag-workout ko. Sobrang wide ba ng camera ko? Parang... So, yun. Bumili lang ako ng dalawang apple at dalawang yogurt. Akala mo, pa-cart-cart pa ako. Akala ko, ang dami ko bibilihin. Na-realize ko, ang dami ko palang bit-bit. So, ayaw ko mag-bit-bit na. Marami. Ayun, inaantay ko lang. And then, also, meron din pala akong ano, meron din pala akong iniwasan. At saka ito, nasa labas ako ng Starbucks. Sa labas lang. 1 week na akong hindi nagko-coffee. So, 1 week na akong hindi nagko-coffee. Ang iniinom ko na lang right now is puro tea na lang. Kasi, naalala ko nga before nung nag-therapy ako, sinasabi nga nung therapist ko na ang yung ano nga, tigilan ko yung pagkakape kasi nagte-trigger daw yun sa anxiety and depression. So, tinigilan ko ngayon. Mahirap siya, pero I have to kasi kailangan kong umayos. Kailangan kong umayos. Ayun lang naman. And then also, ang hirap makatulog sa gabi. Lagi akong bloated. And then, nakita ko rin na pag nag-stop ka na mag-coffee, gaganda ang skin mo. So, tingnan natin kung kano yung katotoo. So, ito na. Ang tagal. Ang tagal ng booking. Ayun lang naman. And, mabilis lang ako nag-workout. Kasi, nag-start ako mag-workout 4 p.m. And, sobrang daming tao sa gym. Sobrang daming tao sa gym. Of course. Well, syempre, peak time. 4 p.m. Tapos, ang hirap, may babae doon na parang nagmamay-ari na siya ng machine. Alam mo yung nagpapahinga siya, tapos ayaw niya ipagamit. Tapos, natapos na lang ako. Hindi pa siya natapos doon sa machine na yun. I mean, natapos na lang yung workout ko kasi gagamitin ko na saan. Hindi ko kasi alam yung tawag ng machine. Basta yung ganun-ganun, hilahin mo para sa likod. Tapos sabi niya, I'm still using it. Uy, auntie, wala naman siya doon. So, akala ko lang gamit. So, sabi ko, okay. Inaantay ko siya. Nagpo-phone siya. Ang tagal niyang mag-rest. Grabe, ang tagal niyang mag-rest. Tapos gagamitin na naman niya. Tapos ang tagal niya talaga mag-rest. Isipin mo, 1 hour ako nag-workout, hindi pa rin siya tapos doon kasi kaka-phone niya. So parang inaako na niya yun. Ayun lang naman. So, discover ko ang bago kong pet peeve. Na parang, ano ba, ang daming nag-workout. Alam mo, ang daming tao. Tapusin mo yung set mo bago ka mag-phone. Huwe. Daldal si auntie. Ayun lang, tapos meron dumating na mga group of friends, mag-yoga ata sila. Lahat sila nakamat, nilatag nila dun sa gitna, lahat ng mat. Hindi pa sila nasi-start. So, of course, tawanan sila ng tawanan.
nakaka-distract yung tawa nila. Grabe talaga yung tawa nila. Like, akala mo sila yung tao-bahay nila. I'm so sorry, baka mabash ako dito sa pag-iagsasabi ko. Pero, di ba, if nasa public place kayo at may mga ginagawa yung ibang tao, be mindful na lang din. Sa may ginagamit nating machine, sa na may gagamit din. I mean, hindi naman sa hindi nyo dapat i-enjoy yung buhay nyo, pero be mindful lang din. Grabe, 6:40 na. Nag-start ako mag-book 6:20, around 6:20. Wala pa 6:30. So, nasa 20 minutes na ang booking ko. Ang lala. Ang tagal. Be, kasi nga, anong oras pa ngayon? 6 PM. So, ang dami talaga. Ang hirap talaga mag-book. So, yun. Hirap mag-book. Gutom na ako. I wanna eat the apple.